Magandang araw po sa lahat ng nakikinig sa ating pagbabahagi ng salita ng Diyos. And now in our Genesis series, we are now in the story of the Tower of Babel. But before we get into that story, alalahanin po muna natin paano nga ba nagtapos ang kwento ng Noah and the Flood. Sige po. Makikita po natin that in the end, at when the flood subsided, God blessed Noah. And there are things na dinagdag ang Panginoon sa pagpapalang ito. And I'd like to emphasize this portion. Sabi po rito, "And for your lifeblood," he's talking to Noah, "I will require a reckoning. From every beast, I will require it, and from man. From his fellow man, I will require a reckoning for the life of man. Whoever sheds the blood of man, by man shall his blood be shed. For God made man in his own image." Dito po makikita natin that God, no, established the value of life para po sa mga tao. Kasi one of the main reasons why there was a flood is because of violence and the shedding of blood. Kaya naman sa pagpapala ng Diyos, sinabi niya rito na ang kapalit ng dugo ng tao ay dugo rin ng kung sino mang papatay. Bakit? Because God made man in His own image. So we hear once again this, God made man in His own image from creation. And God affirms it. Man is still made in the image of God. Kahit na kung anumang fall at kasalanan mangyari and flood. And ito po ulit. "And you, be fruitful and multiply, increase greatly on the earth and multiply in it." Dito po ay makikita natin na sa pagpapala ng Diyos, kung anuman ang sinabi niya sa creation, that God made man in His own image, the blessing and the purpose that they multiply and fill the earth ay naroon pa rin. Ngunit kasabay po ng pagpapalang ito ay ang pagpapatuloy din naman ng sumpa. Dito po sa kwentong ito, nang si Noah ay nagtanim, no? At kanya pong ininom ang alak mula sa ubasan na kanyang itinanim, siya po ay naghubad. At nang makita ni Ham ang kahubdan ng kanyang ama, tinawag niya lang ang kanyang mga kapatid na Shem at si Japhet. At ang mga kapatid niya naman na si Shem at si Japhet ay kumuha ng pantakip para sa kahubaran ng kanilang ama at lumakad pang pabaligtad upang hindi nila makita ang kahihiyan ng kanilang ama. At nang mahimasmasan si Noah at napagtanto niya kung anong nangyari, sinumpa niya si Kanaan, ang anak ni Ham. And this is how the curse went. "Cursed be Canaan. A servant of servants shall he be to his brothers." And he also said, "Blessed be the Lord, the God of Shem, and let Canaan be his servant. May God enlarge Japheth, and let him dwell in the tents of Shem, and let Canaan be his servant." So makikita po natin mga kapatid, na muli, yung pagpapala ng Diyos ay nagpapatuloy, ngunit yung sumpa ay nagpapatuloy rin. And in a very ironic way, it echoes kung ano nangyari sa Genesis chapter 3, the fall of man, kung saan may tinanim, may halaman, at may prutas ang halaman. Dito naman, nalasing siya dahil sa prutas ng halaman. May kahubaran, no? Kagaya nung napagtanto ni Adan, "Eva, hubad kami." Dito naman, dahil sa pagkain niya, naghubad naman si Noe. I hope you see those parallels, no, as you study the Bible. And then, curse. Paano kinurse ni God si Adam and Eve and exiled them out of the garden? Dito naman, kinurse ni Noah si Canaan. So we see, the blessing continues, the curse because of sin and shame also continues. Pero po, but still, okay, no? Ito pong verses na ito na napakahaba, I will just summarize this. Ito po ay list ng mga naging kanununuan ni Shem, Ham at ni Japheth. Para po kay Ham, ito ang sabi,
From these, the coastal people spread in their lands, which with his own language by their clans to their in their nation. So si Ham, yung mga tao of the coastland, sa kanya nagmula. And then, para naman kay Ham, ito po ang sabi, para pala kay Japheth, no, the coastland people, nagmula. Para naman kay Ham, sabi rito, these are the sons of Ham by their clans, their languages, their lands, and their nations. Ito naman yung kay Ham. So, kumalat din sila all throughout the earth. And then for Shem, ganun din. These are the sons of Shem by their clans, their languages, their lands, and their nations. These are the clans of the sons of Noah, according to their genealogies, in their nations, and from these nations spread abroad on the earth after the flood. Okay po, no, para makita ninyo kung saan nga sila kumalat, eto po yun. Ayan, no. So, makikita natin si Japheth and Asia Minor and then coastlands. And then si Ham naman dito sa Northeast Africa, ang kanyang mga ninuno. And then si Shem, ito po yung alam natin ngayon na Saudi, no, modern day Saudi. So, kumalat po ang mga tao kung paano sila binless ni God. No? Pero kung mapapansin niyo po, habang binabasa ko yun kanina, sabi ko po, in their languages, we are given this information na may kanya-kanya ng lingwahe, yung mga angka ni Shem, ni Ham, at ni Japheth. That's why the natural question after reading this closely is this. How did the purpose of God, that humankind spread throughout the nations, happen? Paano nangyari ito in such a way that they have their own languages, they have their own territories, they have their own people? Yan po ang tanong na sasagutin ng kwento of the Tower of Babel. Ngunit bago po yan, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po dahil muli ay narito kami sa harap ng iyong presensya at nakikinig ng salita mo. Tulungan mo po kami, Santong Espiritu, na aming maunawaan at maisabuhay ang mga bagay na aming matututunan sa pagbabahaging ito ng salita ng Diyos. Panginoong Jesus, maraming salamat po. Dahil sa iyo ay maaari kaming lumapit sa presensya ng Diyos at matuto mula sa iyong mga salita at matuto kung paano mabuhay bilang mga Kristiyano. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Sige po, ngayon ay tingnan natin ang kwento ng Tower of Babel. Our story can be found in Genesis chapter 11 verses 1 to 9. And the first thing that we can learn in this story is about man and his insecurity. Sabi po rito, now the whole earth had one language and the same words. And as people migrated from the east, they found a plain in the land of Shinar and settled there. And they said to one another, come, let us make bricks and burn them thoroughly. And they had brick for stone and bitumen for mortar. And they said, come, let us build ourselves a city and a tower with its top in the heavens. And let us make a name for ourselves, lest we be dispersed over the face of the whole earth. Mga kapatid, kung maalala po natin, nang pinalayas si Adan at si Eva mula sa Hardin ng Eden, they moved to the east. At nang patayin ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel, he moved to the east and built a city. At makikita na naman natin yun ngayon dito, kung saan the people from the east moved to the plains of Shinar, which is basically mas east pa po. And they built a city to build a name for themselves. At hindi lang yan. They made a tower na yung head, no, yung po yun, no? And it stopped towards in the heavens para hindi sila magkawata-wata. You see, my dear friends, this is very opposite dun po sa linya ni Seth na mababasa natin. Anong ginawa nila? They called upon the name of the Lord. Pero yung mga taong ito, they wanted to build a name for themselves.
At anong problema dun sa lest we scatter, lest we be dispersed towards the face of the, in the face of the earth? Alam po natin that the purpose of God for them in the blessing is what? Go forth and multiply and fill the earth. Pero sino ang ginawa nila? Mag-build tayo ng city para sama-sama lang tayo, para may pangalan tayo, paabutin natin ito hanggang sa langit. Mga kapatid, is there something wrong with building this city? Yes, then what's wrong with building this city? What's wrong with building this city is their purpose, which goes against the purpose of the Lord, that they fill the whole earth. Pero sila ang gusto nila nang hindi tayo magka-watak-watak. At alam niyo po mga kapatid, this reflects a heart that is full of insecurity. Bakit? Kasi kung sama-sama lang tayo, doon lang tayo secure. Kung meron tayong syudad, doon lang tayo secure. Kung meron tayong tore, doon lang tayo secure. Mga kapatid, hindi po yan malayo sa ating karanasan. Bakit? Tayo po bilang mga tao. Hindi po ba, kung meron lang tayong pera, doon lang tayo secure. Kung malusog lang tayo, doon lang tayo secure. Kung marami tayong diploma at pinag-aralan, doon lang tayo secure. At kung ang posisyon ko ay mataas at importante, doon lang ako secure. You see, my dear friends, there is nothing wrong with riches. There is nothing wrong with education. There is nothing wrong with promotion. But if that is the source of our security, most probably, we are going against the purpose of the Lord. Kung ang pinagkukunan po natin ng seguridad ay ang mga bagay na ito, kung paano ang pinagkukunan ng seguridad ng mga taong to ay ang kanilang city at ang kanilang tower, that they went against the purpose of God that they should fill the earth, diyan po tayo nagkakaroon ng problema. Di ba po? Mga kabataan, iba tayo para tayong ganito, you know? Gusto natin sama-sama tayo, that's when we feel secure. But you see, in your walk with God, you know that you have a purpose. Bakit ka nilagay dyan sa barkadang yan? What is that? That is to be the salt and the light for that group of friends. But then, sometimes when the Lord prompts us to just encourage a friend with the word of God or to share the gospel dahil kailangan niya makilala si Jesus. Pero ayaw natin. Why? Because baka magsipa ako from this group. I don't feel secure in obeying the purposes of God kung bakit ako nandito sa barkadahan to. Mga tatay, tayo po minsan, bakit ba tayo nandyan sa pamilyang yan? Para pakainin lang sila? Para ibigay lang ang kanilang pangangailangan? Hindi po. We know from the Word of God that we are heads of the family. Why? Because we are to lead them towards the purposes of God. And minsan ayaw natin gawin yan kasi feeling natin baka mapahiya ako kapag nagturo ako ng Bible. Baka ma-expose ako na wala akong alam sa Bible at eto lang ang alam ko sa Bible. Kasi gusto kong i-lead ang pamilya ko. Kaya wag na lang kaya. No? And you see, ako rin po may mga ganyan akong moments wherein I have to ask the Lord, Lord, am I doing this to expand yung purposes mo or to build security for myself? Alam niyo po, si Pastor Jong mahilig mag-aral. May undergrad na, nag-masters pa ulit, and then gusto pa ulit mag-aral. Minsan nga sabi nila, hindi ka ba napapagod mag-aral? So I have to ask myself, Lord, is this what you really want for me to do? Is this your purpose for my life? Or am I doing this to build security for my own? Alam niyo po, bago ako mag-ministry, ang pangarap ko sa buhay, yumaman, magkaroon ng magandang asawa. Pero kung kilala niyo si Charis, alam niyo namang pinagkaloob pa rin yun ng Panginoon sa akin. Pero is that desire coming from wanting to do the purpose of the Lord or wanting to surround myself with things, with riches, with health, with relationships to secure my own position?
again, is this for the purpose of God? Or is this to secure my own position? Yan po ang makikita natin sa mga tao in the land of Shinar, wherein they want to build a city because they want to secure themselves and they don't want to do the purpose of the Lord anymore, to spread out the face of the earth. So yan po ang natin makikita sa mga tao. The insecurity in man's heart, and it can make them do things that go against the purpose of the Lord. And the next thing that we will see is about man's effort, and that man's effort done against the purpose of God is futile. Sabi po dito, and the Lord came down to see the city and the tower, which the children of man had built. And the Lord said, behold, they are one people, and they have all one language. And this is only the beginning of what they will do. And nothing that they propose to do will now be impossible for them. Come, let us go down and there confuse their language, so that they may not understand one another's speech. So sa kwento po mga kapatid, bumaba ang Panginoon upang tingnan ang tore at ang syudad na kanilang ginawa. At bumaba siya upang sila ay, what? Confuse them. I mean, one thing that we should note here, sabi po nila, we will build a tower to the heavens kung saan nakatira ang Panginoon. But then, when they had built it, anong sinabi ng Panginoon? Let us go down. No? So, hindi po sila umabot. Hindi po sila umabot. And the Lord had to go down to look at it. No? From His throne, no? This is, there's a go down. Dalawang beses po sinabi. From His point of view, from the throne in the heavens, oh man, He had to go down to see it. He had to inspect it. No? Hindi po sila umabot. So it is very futile what they are doing. And what? They want to make a name for themselves? Anong sabi ng Panginoon? The children of man. Ang tao. That's it. No? That's the title God gave them. The children of man. You see, my dear friends, they did all this to make themselves secure. They did all this to make a name for themselves. They did all this to what? To rise to the heavens. But the Lord had to go down. And in the judgment of the Lord, He will confuse them. Mga kapatid, ito pong ginagawa nila ay napakalaking proyekto wherein much effort, much strength, no? Ay ginagawa nila, and it is going against the purposes of God. That's why, in the eyes of the Lord, it is futile. At kailangan niya silang pigilan. Bakit? Because kung hindi niya sila pipigilan, there will be nothing impossible in their futile ways. Wala na magiging posible sa mga bagay nilang wala namang kapararakan. Sa pagkakataon pong ito, I plead to you sa mga nakikinig sa akin. Kung nagtatrabaho ka na rin lang at binibigay mo na ang iyong buong lakas at pawis at dugo para sa trabaho mo, I plead to you, do not do it for your own security. Kasi masasayang lang, kapatid. No? In one judgment of God, wala lahat yan. Gawin mo na yan para sa Panginoon. Mga kabataan, sa inyong pag-aaral, nawa, huwag nyo lang gawin yan para kayo ay yumaman at matupad ang inyong mga pangarap. There's nothing wrong with that. But let me say this to you, nawa kayo ay mag-aral para sa Panginoon, magtagumpay para sa Panginoon, at mangarap para sa Panginoon, kasi sayang rin lang kung hindi. Mga tatay, mga haligi ng tahanan, mga nanay, mga ilaw ng tahanan, kung kayo po ay nagpapalaki na rin lang ng anak, di ba ang hirap? Mahirap po magpalaki ng anak, no? Yan ang laging sinasabi sa akin ng nanay ko pag nagagalit siya. Sa tingin mo ba madali ang palaki?
Dugo at pawis, no? Ano, pinanganak ka pa lang, hirap na. And all those things na sinasabi niya po sa akin. So, tingin ko nga, hindi mahirap magpalaki ng bata. Pero kung gagawin niyo lang po yan para sa inyong, baka may masabi ang iba, para naman tong anak ko, paglaki, may maibayad sa akin. O, para naman itong anak ko, ay yan yung aking investment. No? Para sumarap ang buhay ko, pagtanda ko. Huwag po. Nawa po ay kung magpapalaki ka na rin lang ng bata, gawin mo na para sa Panginoon. And transform church. If we are going to build a church, ito lagi kong panalangin sa Panginoon. Panginoon, nawa hindi para sa pangalan ni Pastor. Nawa hindi para sa pagpapalaki ng aming pangalan at organisasyon at makilala kami. Nawa, hindi para magkamal kami ng maraming yaman at magkamal kami ng napakaraming miyembrong laksa-laksa. Pero Panginoon, nawa, kung bibigyan mo mga kami ng miyembro, kung kami ay bibigyan mo ng mas maraming pagkakataon para makapag-ministeryo, nawa, ito ay maging para sa iyo. Sana po malinaw, no? In this story, they tried to build as high a tower to the heavens. The Lord had to come down to look at it. They wanted to build a name for themselves, but the Lord had to stop them, or else they will do things. Nothing will be impossible for them in their futility. Kaya nga mga kapatid, I remember this quote. Let me share it with you from C.T. Studd that says, "Only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last." Nawa po mga kapatid, sa ating pakikinig sa salitang ito, makapag-desisyon po tayo kung gagawa ka na rin lang ng buong puso, kaluluwa, buong lakas mo na rin para na rin lang sana sa Panginoon. One life will soon be passed. Only what's done for Christ will last. And finally, this story tells us something about God and His purpose. Sabi po dito, "So the Lord dispersed them from there over the face of all the earth, and they left off building the city. Therefore, its name was called Babel, because there the Lord confused the language of all the earth. And from there, the Lord dispersed them over the face of all the earth." Mga kapatid, kung babalikan po natin yung sinabi ng Panginoon na pagpapala sa kanila in Genesis chapter 9 verse 7, "And you, be fruitful and multiply. Increase greatly on the earth and multiply in it." Nandito po, no? Increase greatly on the earth. Naway dumami kayo, no? Sa balat ng lupa. It still happened. But here, the language is not increase greatly, but be dispersed. Be dispersed. So, this answers the question, why kumalat with different languages yung mga angkan nina Shem, Ham, at Japheth? Kasi yung mga anak-anak nila nagsama-sama pala, and they tried to build this city. And they were dispersed in all the earth. So mga kapatid, in the end, the purpose of God that they increase greatly on the face of the earth still happened. But here, yung ginamit ng language, they were dispersed. Sila po ay kinalat. No? Yung blessing language is that they sila ay dumami on the earth, sa balat ng lupa. Pero ito, kinalat, no? That language is, ano po yun? Well, the effect is the same. Kumalat sila sa buong lupa. But here, they were forced to do it. Why? Because they were building and out of their insecurity against the purpose of God. That's why the purpose of God still happened, but they were confused. They were scattered para mangyari.
mga kapatid, ang layunin ng Diyos for history, for the world, will happen. Ang mga tao, kakalat sila. They will multiply sa lahat ng lupa in this scene. But then, ayaw nila because of their insecurity. That's why they were forced to do it. And you see, as we reflect on the ultimate purpose of God, that Jesus will be enthroned as King of Kings and Lord of Lords, it will happen. But then the question is this, where will you find yourself? Will you find yourself going against it? Or will you find yourself building towards it? Na, yes, Lord. Kagaya nga ng sinabi ko kanina from the last point, that it will last. Why? Because it will come. Ang paghahari ng ating Panginoon, hindi masasayang ang mga bagay na ginagawa natin for that. So, where do you want to find yourself? Against it? Then it will break. Or for it? At makikita mo, Lord, yung pinaghirapan ko kasama dyan at nailoklok ka na. Mga kapatid, this is my plea for you today. Nakita na po natin consistent si God from Genesis 1, in His blessing, go forth and multiply and fill the earth. He's consistent. At nung nagkaroon ng fall, He set out in His mission to redeem the earth. Started with Noah, and then ito na naman yung Babel. Ultimately, yung purposes ni God ay mangyayari. The question is, will you find yourself building for it or building against it? Mga kapatid, if you will reflect on what's happening in our world today, the purpose of God is that everyone will see, everyone will acknowledge na things for Him ang siyang importante. At sa nangyari po ngayon, marami po na mga tao ay namumulat ang kanilang kaisipan. Oo nga, no? All of those things that I worked hard for, health, kayamanan, investments, with one pandemic, wala lahat, pwedeng mawala lahat. What can truly secure us? It's nothing but the Lord. Kaya once again, let this message for today resonate with all of us. That God's purposes pushes through amid man's sin, insecurity, and futile effort. Yung purposes po ng ating Panginoon ay mangyayari at mangyayari sa gitna ng kasalanan, sa gitna ng insecurity, at sa gitna ng kabalbalan. No, doon po galing yun, Babel, balbal, kabalbalan ng mga tao. The purpose of God will push through. It will happen. Our Christ will reign over all the earth. Kahit na ipinako siya sa krus ng Kalbaryo, siya'y nabuhay namang muli at nailuklok sa kanang kamay ng Diyos. That's why the challenge for us today is this. Be on God's side. Again, mga kapatid, kung gagawa ka na lang din ng best effort mo, sana po hindi mauwi sa kabalbalan ang ginagawa natin. Kung magtatrabaho ka na rin lang, nawa para sa Panginoon na yan. Kung mag-aaral ka na rin lang, kabataan, nawa para sa Panginoon na yan. Kung iibig ka na rin lang, kung mag-girlfriend ka na rin lang, nawa para sa Panginoon na yan. Kung malalockdown ka na rin lang, nawa para sa Panginoon na rin yan. Mabuild pa natin yung kingdom ni God kung saan tayo na lockdown sa ating mga pamilya. Nawa hindi masayang ang pagkakataong ito kung saan ay kitang-kita na nating lahat na yung mga bagay na pinapahalaga natin ay wala. No? Sana makakita tayo ng mga pagkakataon na ipinagkakaloob sa atin ngayon ng Panginoon
na maibalik ang perspektibo natin, ang focus natin on what He wants us to do. Kasi mga kapatid, mahirap na kung kinakailangan pa ng mga ganitong pangyayari para ma-realize natin ang purpose ni God for our lives. At nangyari na nga. Kaya naman, sana wag na nating ma-miss out kung anong gusto niyang sabihin para sa atin ngayon, today. Muli, mga kapatid. God's purpose will push through amid man's sin, man's insecurity, and sa gitna ng futile effort niya, God's purpose will always happen. So let it be na ang mga taga-transform at ang mga nakikinig sa pagbabahagi ito ng salita ng Diyos, makita natin ang ating sarili on God's side. Kaya naman po sa ating pagtatapos, nais ko pong ipanalangin ang bawat isa, ang bawat pamilya, nang sa gayon ang lahat ng ating pinagpapaguran, ang lahat ng ating lakas, ating puso, ay mapunta sa mga bagay na hindi masisira. At yon ay mga bagay na inialay para sa ating Panginoon. Tayo po ay magwakas sa panalangin. Panginoon, maraming salamat po. Dahil tunay nga na nais namin, Panginoon, na maisabuhay ang aming mga natutunan sa pagbabahaging ito ng iyong mga salita. Nawa, Panginoon, ang aming mga pagpapagal, ang aming pinagpapaguran, ang aming mga itinatayo, ang aming mga pinaplano, ay maialay sa iyo, Panginoon, ay magamit upang ang iyong mga layunin ang siyang mangyari. Upang ang iyong mga layunin ay mangyari dito sa lupa gaya ng sa langit. Nang sa gayon, Panginoon, ang mga bagay na ito ay magtagal at hindi kumupas. Lord, help us not to build because of our insecurities, that we don't find our efforts futile and going against you. But Lord, take all the things that we do as an offering to you. Panginoon, nais po namin na ang aming mga pangarap, trabaho, kalusugan ay magamit para sa iyo. Nang sa gayon, kahit na ano pa mang bagay ang mawala sa amin, mawala man ang kayamanan, mawala man ang lahat, mawala man ang aming kalusugan, we are secure in you. At sa pagkakataon po ito, tanggapin po natin ang pagpapala na iniatang ng Panginoon kay Moses, na kanyang iniatang kay Aharon at sa kanyang mga anak upang pagpalain ang bayan ng Diyos. Ivarecha Adonai vayishmerecha. Yaer Adonai panav elecha vikuneka. Isa Adonai panav elecha veyasem lecha shalom. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. May the Lord lift up His face upon you and give you peace. Nawa ay pagpalain ka ng Panginoon at ikaw ay ingatan. Nawa ay pagningningin ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at ikaw ay kanyang paboran. Nawa ay angat ni Adonai ang kanyang mukha sa iyo at ikaw ay bigyan niya ng kapayapaan. Bashem Sar HaShalom, Yeshua HaMashiach, Amen. In the name of the Prince of Peace, Jesus Christ the Messiah, Amen. Sa ngala ng Prinsipe ng Kapayapaan, si Jesus na Mesyas, Amen at Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Palain po kayo ng ating Panginoon. See you po next time.